sasakyan na ayaw umusok ang tambutso. Hinatid sa atin gamit ang towing truck. Dito ay ginamitan natin ng handus tulak para tumuyok-tuyok yung gulong. Chrysler 300C yung unit natin. So dito tayo, tingnan natin agad yung gihambin nga balatian. So dito tayo sa loob, ayan. Medyo kakaiba ang unit na to. Tingnan natin yung susi niya. Oh. So kakaiba nga. Try natin agad tong pausukin yung tambutso kung talaga bang ayaw. Yan, so niridundo ko dito at kita naman natin malakas yung baterya kaso ayaw talagang umandar. Siyempre kapag ganito ay start natin ulit baka matsambahan pa at umandar. Yan, so malakas lang yung redundo kaso ayaw talagang umandar. Siyempre hindi na tayo magpadugay-dugay pa, simula natin agad tong kalikutin. So simula tayo dito sa mga basic-basic lang muna na mobs. So tinanggal ko yung ignition coil para malaman natin kung meron bang nangungurinte dito. Yan, start. Yan, start ya Matski para mahibawan ang atong kurinte. Ayan. So hinikam-hikam ko na para malaman nyo talaga kung makukuryente ba ako. So ibig sabihin dahil walang kuryente yung ignition coil natin. So dito tayo, simula sa fuse. Oo. So tinister-tister natin para malaman kung may naputol ba na fuse. Bali V6 pala yung engine natin at dito ay ayan, pinakiramdaman ko yung mga relay. Ayan, so ganyan ako magpakiramdam. Siyempre kahit ayaw talagang umandar ay pinarinundo ko pa rin. Ganun naman talaga. So, dito tayo, tingnan natin yung tinundo-tundo ko. Ayan, so yung wire ng injector ay naubos yung panit-panit dahil sa kinaon-kaon ng mga ilaga. Kaya yan, dahil sa mabuting tao tayo ng kunti, nilagyan ko na lang muna ng electrical tape. Baka kasi mag short circuit yung ECU at mapagbintangan pa yung daga na sila yung nagngat-ngat nito. Yun o, so may mga ano-ano pa dito, mga tae-tae ng daga. Pero hindi natin sila pinasanginlan dito. Baka hindi sila yung nag-ngat-ngat-ngat. Yan, so explain ko pala ng kunti sa inyo kung bakit tayo nag-focus-focus sa wiring. Yan o, yung trouble code ng number 1 yung pinukusa natin. Sinubukan kong i-delete muna. Yan, so yung code na yan yung hahanapin natin kung saang sulok ng mundo natin yan hahanapin. Basta sinabi lang na merong problema yung circuit pero hindi naman natin alam kung saan ba natin hanapin yun. Kaya dito tayo simula sa ECU. So ginamitan ko ng lagnot tala ibot agad yung mga sakit ng ECU. Yan, so sobrang napaka-basic lang. So syempre kahit kayo ay kaya nyo rin to. So dito ay yan, binirabira ko talaga ng kunti yung wire. Baka tsambahan at makita natin. Yun, so may nakita nga tayo. Yan, kita nyo naman yung wire na may kunting siya. So may kunting putol. Yan, so tinabasa natin gamit yung cutter blade kasi alangan namang tabasa natin gamit yung kamay natin. So basic lang, sobrang napaka basic. Kahit kayo talaga kaya nyo rin to, huwag kayong panghinaan ng loob. Basta i-ready nyo lang yung yung pangtakbo ninyo kung sakali man na pumalpak yung trabaho. Yan, so kita nyo naman yung wire na yan. Hindi natin pasanginlan yung gumawa niyan, basta naputol lang talaga. Baka natsambahan lang ba, natutulog yung ilaga dyan. Yung daga ba, natutulog dyan tapos tinamaan sa kanyang paa. Kaya naputol ng kunti. Pero hindi niya naman nginat-ngat. Siyempre, dahil mabuting tao na naman tayo, ay yan, pumutol tayo ng kunting wire at inayos natin yung mga tinamaan ng paa ng daga. Yan, so ginamitan natin ng kunting electrical tape, kunti lang kasi kapoy-kapoy ng kunti yung trabaho pag dinamihan natin at inayos natin. Yun o, so sobrang napaka-basic lang talaga. Yan, so sa uli natin, pass forward natin Matske, kapoy na kayo ng istoryahan eh. So siyempre ganun lang, ihandos-handos lang yung sakit ng ECU para hindi siya mag-lose contact ba o di kaya mabunlot ganun. So kahit pala anong unit ay same procedure pa rin yung troubleshooting na dapat natin gawin. So dito tayo, tingnan natin kung may kuryente ba yung ignition coil natin. Start ko ito nung. Sige, start na Matski. Okay, start. Yun o, kumandar one click.
Goods. One click ba? One click. One click oi. May gani kay wa nimo hawid din ang flat screw. Katilaw paunta kag lami karon. Yan, do na ibalik na yung ignition coil. Istorya hi damage kay. Sobrang pino ng under. Siyempre, nagpabadlong yung kasama natin at ang RPM, RPM pa talaga. Kahit bagong andar pa lang yung engine natin. Ako naman ay ayan ha, sinauli ko saglit yung ECU dito. So napaka basic lang oh, umandar na agad yung engine natin. Ayan, so sarado agad yung hood ya, Jay, para magkaalaman na eh. Yun, so huwag kalimutan, RPM RPM ng kunti para lumaki-laki ng kunti yung libor. Tapos ay pinatakbo na natin agad at nang malaman kung talaga bang okay ang patakbuhin ng sasakyan na to. Tara, samahan nyo ako mag-test drive tayo. Ay, ayun, so hindi pala gumagana yung kilometrahe, yung speedometer. So hanggang dito lang tayo, maraming salamat, God bless.